Yan, magandang hapon po sa inyo lahat. We will be talking about making right choices in life. It's not just, hindi po ito isang bagay lang na basta lang decision making. Kaya po nilagay ko yung right decision sapagkat alam nyo, sa buhay po natin, we always make decisions in life. Araw-araw po ay meron tayong ginagawang mga decisions sa buhay natin. Now, bago po yan, let me pag-aralan po natin, ano ba ibig sabihin ng salitang decision? Okay? Sa Tagalog. Ang salitang decision po ay kung inyong babasahin sa dictionary, ang simpleng ibig sabihin nito ay choices we make. Mga pagpili na ating ginagawa sa ating pong araw-araw. Now, according po sa isang research, sa isang, ang tawag sa school na yan ay Cornell University. Ito po ang sinabi nila. It is estimated that the average adult makes about 35,000 remotely conscious decisions each day. Imagine ninyo ha, araw-araw. Ang isang adult daw ay merong ginagawang 35,000 decision, conscious decision na ginagawa natin in our lives. Each decision, of course, carries certain consequences with it that are both good and bad. So, ibig sabihin, ito po ay record ng February 7 of 2018. Anong ibig sabihin nun? Sa araw-araw na buhay natin, mga young people, at sa lahat ng mga nanonood sa atin at sumusubaybay, every day we are making 35,000 decisions. Imagine. At bawat decision na to ay meron pong tinatawag na consequences. Either good or bad. Sabagat ang reality, tayo po'y nakakagawa ng mga magagandang decision araw-araw at nakakagawa tayo ng mga maling decision. So ngayon po pag-uusapan natin is how do I make right decisions in life? Especially sa panahon ngayon. Nabubuhay tayo sa isang bagay na kung tawagin natin, isang society na masyadong mabilis ang takbuhin ng buhay, especially if you're in Metro Manila. We are living in a society wherein everything is fast-paced. Everything is in a hurry. Everything should be instant. So napaka-importante that yung decision-making, and I want you to listen ha, isang bagay na ginagalang ng Diyos sa tao na kanyang ibinigay sa atin ay yung tinatawag na choices and making decisions. Isa yan sa mga bagay na hindi papakialaman ng Diyos, pero siya po'y nagbigay ng ilang guidelines sa kanyang mga salita na aking ibabahagi sa inyo mamaya on how we can make right decisions. Right, righteous, good decisions in life. Bagamat hindi yan pinapakialaman ng Diyos, we are free to choose whatever we want to choose in life, but of course, there should be guidelines para hindi tayo magkaroon ng mga maling desisyon sa buhay natin. Three things muna ang gusto kong sabihin sa atin. Number one, your decision will determine your future. Ito ang reality. Ang bawat desisyon ginagawa natin ngayon, ito po ang magdi-determine ng ating kinabukasan. Yung mga taong doktor ngayon, ay dahil po nung sila'y nag-aaral, they decided na sila'y mag-aral ng medicine. Yung mga abogado ngayon, nagdesisyon nung sila'y nag-aaral na mag-aral ng law. Ako po ay isang pastor ngayon, isang evangelist, because 1988, when I was 19 years old, I decided to surrender my life in a full-time ministry. Nag-aral po ako ng Bible school. So anong ibig sabihin nun? You are what you are today because of the result of your past decision. So napaka-importante ng paggawa ng importanteng desisyon ngayon. Bakit po? Sabagat ito ang magdi-determine kung ano magiging future mo. Hindi mo ito pwedeng isisi sa ibang tao, isisi sa magulang mo. Bagamat naniniwala ko mga kapatid na may mga desisyon sa buhay natin na wala tayong choice. Bakit po? Sabagat nasa murang edad tayo. Number one, hindi natin pinili ang pamilya kung saan tayo ipapanganak. Hindi natin pinili ang gender natin. Okay? Yung ating sexuality. Hindi tayo namili kung tayo mabuhay sa isang mahirap o mayamang pamilya. So, nung tayo po ay nasa murang edad, wala ho tayong, should I say, wala tayong bagay na sarili nating choice. But when you reach the age of accountability, that you already know what is right and wrong, then you will be responsible and be accountable to your future by making decisions in life. Are you getting the point? Hindi mo na pwedeng isisiyan. Pag nagkaroon ka na ng tamang pag-iisip,
Kung ano ang tama at mali. Hindi na ibang tao ang magiging responsable sa desisyong gagawin mo sa buhay mo. You will be the one accountable to every decision, either bad or good. Kaya, tandaan natin mga kapatid, na we are what we are today because of our past decision. Bakit po? Sabagat ang decision ang nagdi-determine kung ano po ang magiging future. Kung magiging maganda ang kinabukasan mo, dahil nung ikaw ay bata pa, nagkaroon ka ng tamang desisyon. Habang lahat ng kalaro mo ay naglalaro at walang panahon sa pag-aaral, ikaw ay nagbang-aral ng maigi. No wonder maganda ang kinabukasan mo ngayon kumpara sa mga kasama mo nung bata ka pa. Bakit po? Because our decision today will bring us and will determine what will be our future in life. Number two, your decision will dictate your action. Kaya importante ang decision making. Bakit? Sabagat sa bawat desisyon na inilalagay natin sa isip natin, ito po ay nagdidikta ng gagawin ng ating katawan. Which means, ang sabi nga ng kasabihan na naririnig natin, what the mind can conceive, the body can achieve. Lahat ng bagay na ikikilos ng ating katawan, dinidikta ng ating puso, ang ating isip at ang ating puso at ang katawan natin ay sumusunod lamang. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan maintindihan natin yung kahalagahan ng tamang desisyon upang magkaroon tayo ng tinatawag na tamang aksyon sa buhay. Okay? Now, pag ang aksyon mo ay contradict sa iyong iniisip, ang tawag natin doon, of course, merong mental disorder. Bakit? Sabagat iba ang takbo ng isip niya sa ginagawa niya. Dahil ang isipan at ang katawan ng tao ay konektado. Our body follows whatever decision we make in our lives. Okay? Hindi, ang tao ay hindi basta magnanakaw nang hindi muna siya nagdesisyon na gumawa ng pagnanakaw. Hindi natin pwede sabihin na, naku, hindi ko alam na nagnakaw ako. At minsan, ganyan ang alam natin, mga patik, pag may nahuhuli, hindi ko alam ang ginawa ko. Ibig sabihin, ay yung iyong aksyon at yung iyong desisyon, contradict, may problema ho tayo pagka ganun. Sabagat ang katotohanan, yung desisyon natin, yung nilalagay natin sa isip at puso natin, dinidiktahan nito ang ating pangangatawan upang kumilos at gumalaw. Bakit ako naririto ngayon nagre-recording? Sabagat, nag-desisyon ako na pumunta rito. And because of that decision, naririto ako ngayon, gumagalaw at nagsasalita. Number three, your decision will direct you to your destination. Yung decision na ginagawa natin sa buhay natin, yun ang nagdidirekta sa atin kung anong destinasyon ang meron tayo. Ang sabi nga ng mga nababasa natin, destiny is not a matter of chance, but a matter of choice. Tama po yun. Ang destiny ng tao, yung dulo ng tao, yung nangyayari sa kanya, hindi ito bunga ng pagkakataon lang, kundi pinili ng tao yan. Maraming tao maganda buhay sabagat pinili nila yan. Maraming tao nasira ang buhay, pinili nila yan. It means that our decision will direct us to our destination in life. So if we want to reach a successful destination, it will all start with having right decisions in life. Now, these are the two realities na gusto ko ibahagi sa inyo. Dalawang reality when it comes to decision making. Number one, we are slaves to whatever we choose. Hindi natin pwedeng baliin ang katotohanan na tayo po ay alipin kung anuman ang ating pipiliin. Are you getting it? It's written in the book of Romans chapter 6 in verse 16. Anong sabi doon? Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. So ang ganda ng sinabi ni Apostle Paul sa aklat ng Romans chapter 6, na ang sabi niya, ikaw ay alipin ng anumang bagay na pinili mo. Pinili mo ang kasalanan, you will be a slave to sin that leads to death. You choose to be a servant of God, then it will lead you to righteous living. So ang reality, yung kahalagahan ng decision making ng isang tao ay nagbibigay ng pag-alipin sa atin. Either we are a slave of righteousness or we are a slave of wickedness. Either we are a slave of God
or we are a slave of sin. The choice is yours. I will be the one to choose. Bakit po? Because whatever I choose, I am a slave of my choice. Yun ang sinasabi ng Bible. The second reality is this. Our choices should have a moral and ethical basis. Every time we will make a decision in life, we have to realize that kinakailangan meron tayong moral and ethical basis in our decision. Hindi ito isang bagay lang na naramdaman ko kaya ako ginawa. Okay? Hindi ito isang bagay na basta lang itong problema natin sa mga young people ngayon. Hindi na nag-iisip ko anong gagawin. Nakuha niyo? They are just jumping into something na at the end they will regret. Okay? Now, anong sinabi ng Proverbs chapter 14 in verse 12? Anong sabi doon? Ang sabi doon, there is a way that seems right to a man, but its end is the ways of death. So, ibig sabihin, may mga bagay sa buhay ng tao na akala natin ay tama, pero ang dulo nito ay kapahamakan. And we have seen many people made wrong decisions in their lives that they regret at the end. Bakit po? Sabagat yung decision ng isang tao should have a moral and ethical basis. Bakit po? Sabagat sabi ng Biblia, hindi lahat ng sa tingin natin ay tama. Ay tama. Sabagat may mga bagay sa paningin ng tao tama, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. And we have seen a lot of young people na nagkaroon na ng wasted life, wasted time, only because of making wrong decisions in life. Now, sa oras na ito, let me just share to you tatlong bagay that will help you in the light of the scripture. Tatlong bagay on how we can make a righteous, just, and good decisions in life. And listen carefully. Number one, in order for us to make right decisions, we should have a transformed mind. Kinakailangan magkaroon ng transformed, renewed, bagong isip ang isang tao in order na malaman niya kung tama ang kanyang desisyon. Hindi ko sinasabi yung just a simple change. Ang sinasabi ko is transform. Pag sinabing transform, it means totally bago. Okay? Hindi ito isang bagay na pinalitan ko lang yung kulay ng buhok ko. Pag ayaw ko na, ibabalik ko sa dati. Papalitan ko itsura ng bahay ko. Pag ayaw ko na, ibabalik ko sa dati. Pero pag sinasabi natin transformation, totally, yung luma wala na at yung bago ang siyang umiiral ngayon. Now, bakit importante ang transformed and renewed mind? Sabagat yun po ang gagamitin natin sa tulong at biyaya ng Diyos upang malaman natin kung ano ang karapat-dapat na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sinabi yun na aklat ng Romans chapter 12 in verse 2. At ito sinabi, I will quote. And be not conformed to this world. Huwag kayo ika makiayon sa kilos ng mundo ito. Bakit? Sabagat sa mundong ito, ang choices ng maraming tao sa mundong ating ginagalawan are only based on their feelings. Based on what they just want in their lives. Based kung saan sila magiging masaya. Di bali ng matapakan ng ibang tao. Kaya ang sinasabi dito ni Apostle Paul sa mga Romans, ang sabi niya, well, huwag kayo ika makiayon sa mundong ito. Bagkus anong sabi niya? But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove, ano yon? What is good, acceptable, perfect will of God. So, hindi ka magkakaroon ng maling desisyon kung ang gagamitin natin sa pagdidesisyon ay isang tamang uri ng pag-iisip. Renewed, transformed, and renewed mind through Jesus Christ. Bakit? Pag ginamit natin ang tamang pag-iisip, isang renewed and transformed mind, anong sabi doon? Then you will know what is good, perfect, pleasing will of God. So, I challenge you. Nabago na ba ang isipan mo? Nabago na ba ang puso mo? Ang sabi ng Bible kanina, sabi natin sa Romans chapter 6, ikaw ay alipin ng iyong desisyon. God is giving us choices in life. Anong sabi ng John chapter 10 verse 10? Ang magnanakaw ay naparito upang pumatay, sumira at magnakaw. Si Satan yon. Pero sabi ni Jesus sa last phrase, ngunit ako ay naparito upang magbigay ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. You have a choice.
Ino-offer ng Panginoon ang magandang buhay. Ino-offer ng Panginoon ang kaligtasan. Ino-offer ng Panginoon ang tamang pag-iisip. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino man na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Transformed life. Ang lumang pagkatao wala na at pawang siya ay bago na. So ang challenge ko sa iyo, hindi mo yan magagawa by your own. You cannot transform yourself by your own works. The church cannot transform you. But I want to introduce to you Jesus Christ Himself, who has the power to change your mind and your heart. And for you to be born again, you need to repent. The word repent means change of mind, transformation of mind. Yung luma mong iniisip, yung lumang paniniwala sa Diyos ay magkaroon ng pagbabago. You have to repent and believe in Jesus Christ and receive Him according to John chapter 1 verse 12. Na ang sino man sa Kanya tinagsitanggap ay binigyan ng karapatan maging anak ng Panginoon. So the first step is let and allow God to change your thinking, to change your heart, to change your life, at maging anak ka ng Panginoon, young people. If you're listening to me, yan ang first step. Mahihirapan tayong gumawa ng isang maganda at matuwid na decision sa buhay kung meron tayong lumang thinking. Never expect a new result with old mindset. Ulitin ko, let us never allow or let us never expect new result with old mindset. If we want new result in our life, it will all start with a transformed heart and transformed mind through Jesus Christ alone. Number two, how do I make right decisions in life? Not only transform mind, but number two, we have to acknowledge God. Ilang kabataan pa ba ngayon ang iniisip muna ang Diyos sa kanyang pagdidesisyon? Kursong kukunin mo, have you prayed to God? Young people, mga taong niligawan mo, i-relationship mo, do you consider and acknowledge God first? Kaya ho marami nagkakaroon ng problema. Bakit? Sabagat every time ang kabataan gumagawa ng desisyon, hindi na iniisip, ina-acknowledge ang Diyos sa buhay nila. No wonder mali ang desisyon. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang dami nating mga single parents. Young single parents. Bakit? Sabagat init lang ng katawan, nagkaroon na ng premarital sex, and then at the end, wala palang mangyayari. It's a wrong decision. It will always affect. It will always have consequences. I-explain ko mamaya sa number three. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, mga patid, have you acknowledged God in your career, in your relationship, in your family? In everything we do, we have to acknowledge God para tayo magkaroon ng tamang decision sa buhay. Sinabi ho yan ng Proverbs chapter 3 verse 6. Anong sabi doon? In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Gusto mo pala ng tamang direksyon sa tamang destinasyon. Then we have to acknowledge God. Yun ang sinasabi ni King Solomon. Ang sinasabi niya, sa lahat iga ng paraan, in all thy ways, that includes your decision making. Ang sabi doon, in all your ways, acknowledge Him. Bakit? Mas alam ng Diyos ang maganda para sa'yo kaysa sa alam mo kung anong maganda sa sarili mo. Maaring ang plano natin maganda. Maybe we have a better plan in our lives, but I want you to know, God has the best. So kung gusto mo maging matagumpay sa buhay mo, gusto mo magkaroon ng tamang desisyon, tamang landas, tamang destinasyon, then I challenge you to acknowledge God. Always consult God, always seek God first before making decision. Maniwala ka. Pag inuna mo ang Diyos, i-acknowledge mo siya, kinonsult mo ang kanyang mga salita, kung ano ang tama, kung ano ang mali, at ikaw ay may bagong isip, bagong puso, imposible makagawa ka ng maling desisyon sa buhay mo. Okay, number three and last, okay, in making right decisions in life, number three is you have to consider the consequences. Bakit po? Sabagat lahat ng desisyon na gagawin ng tao, laging mayroong resulta. Meaning to say, every time we are faced in that present situation, nagagawa tayo ng tinatawag na decision making. Hindi lang tayo magdi-decision on the present situation, but rather we have to look farther. Which means, what will be the consequences pag ito ginawa ko? Sabagat in reality, maraming kabataan ngayon, hindi na tinitingnan ang consequences.
Ang tinitingnan lang eh, gusto kong gawin ngayon to. O halika, tayong mag-girlfriend, gawin natin to ngayon. Ito, gusto kong gawin to. Gusto kong magbisyo ngayon. Dahil ang gusto ko, masarap sa pakiramdam ko ngayon. But maraming tao, they don't even consider what will happen doon sa decision making na yun. Kaya may tinatawag na principle of cause and effect. Okay? Sa aklat ng Galatians chapter 6 verse 7, maliwanag ang sabi ni Apostle Paul, "Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap." So importante rito ang sabi ni Apostle Paul is, well, anuman ikang itanim mo, aanihin mo. Yung present situation natin na nakaharap sa buhay natin, pagtatanim yun. At anuman ang itatanim natin, there will always be what they call a comeback. May balik yun eh. So if we want a good result, a good harvest, it will all start having a good decision and good planting. Masamang resulta, masamang pagtatanim. Mabuting resulta, mabuting pagtatanim. Ang problema, ang resulta, hindi natin nakikita ngayon. Dahil ang resulta lumalabas pagkatapos ng ating desisyon. Sometimes it will take months and years and days and even decades for us to see the result of our decision. Kaya importante, young people, kayo nakikinig po sa ating ngayon, if you are faced in a decision making, do not just make decision in that situation or present situation, but always ask what will be the consequences. Dahil pag tinignan natin ang consequences that lies ahead of us, then malalaman natin kung dapat pang gawin ang isang desisyon. Bakit po? Because anuman ang desisyon na gagawin mo ngayon, it will affect you and it will affect the people involved in your decision. Kaya huwag natin isipin na, hindi, ako lang ang may problema rito. Kung magkaroon man ng problema, ako lang. Hindi, mga batid. Tandaan nyo, ang sabi nga ng isang pag-aaral, ang pinaka-worst na tao, and listen ha, pinaka-worst na taong nabuhay sa mundo ay merong at least 7 people na nai-impluensyahan niya. Worst na yun ha, walang kwenta. Mag-isip ka ng taong pinaka-walang kwentang sa tingin mo, meron siyang maapektuhan at ma-impluensyahan na at least 7 tao minimum. Eh ikaw, ano ang, palagay ko hindi ka walang kwentang tao. Palagay ko meron kang halaga, palagay ko may pinag-aralan ka, palagay ko may pamilya ka, palagay ko may edukasyon ka. At ilang tao maapektuhan sa isang maling desisyon na gagawin mo, young people? Do you want a good future? Do you want a successful future? Do you want a fulfilling destiny? Do you want people to be blessed? Do you want people to somehow see something good in you? It will all start with having a right, just decision in life. Kaya ito pong ating pinag-aralan is very important na maitanim sa puso at isip natin. Bakit? Sabagat napakahalaga ng ating decision making. Isang bagay na ginagalang ng Diyos, isang bagay na hindi niya papakialaman. But God has given us guidelines through His Word on how we can make right decisions. Transform mind, yan ang number one. Bagong isip at puso sa magitan ng kaligtasang ino-offer ng ating Panginoon. Number two, you have to acknowledge God in all your ways. And number three, when you are faced in a present situation and you have to make a decision, consider the consequences. And in that way, believe me, mai-eliminate natin ang wrong decisions in life and you can have a right, just, and righteous decision in your life. Praise the Lord and God bless us. Tayo po ay manalangin saglit. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po for the opportunity na sa maikling oras po ay ma-challenge ko ang lahat ng aming mga young people at baka may mga parents na mga businessman o iba-ibang status ng tao na nanonood po ng video na ito, Panginoon. That is how crucial our decision is. Na sa bawat maling desisyon ay magbubunga ng mali, Panginoon. Kaya sa oras na ito, I just pray nang mangusap ka sa lahat po ng mga nanonood ngayon
na kung meron sa aming kalagitnaan na hanggang ngayon ay wala pang bagong isip at bagong puso, I pray for them, O God, that you touch them through this program, na sila po ay magsisi sa kanilang pagkakasala, repent of their sins, believe in you, O God, at tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. And let them pray this prayer coming from their heart. Lord, I admit I'm a sinner. I repent of my sin, Lord, and I believe and receive you into my life. Be my Lord and Savior. Tulungan mo ako, Panginoon, at salamat sa kaligtasan at biyaya mo. Lord, I also pray kung meron ng mga Kristiyano nakikinig sa akin, Panginoon, help us, Lord, to acknowledge you in all our ways. Sa lahat ng bagay, hanapin ka namin upang maging tama po ang decision-making namin. Lord, we honor you and we glorify you this afternoon. For this we pray in Jesus' name, amen and amen. Again, this is Pastor Vincent Vicencio from Global Surge. Maraming salamat po and God bless you.